Guys, no? Good morning. Kumusta kayo dyan? Okay, so sa mga bago, welcome to Itripinoy TV. Sa mga returnees, no? Sa mga subscriber ko, no? Salamat sa inyong suporta. Hanggang ngayon ay nanonood pa rin, no? Sa mahilig ito sa manok. So ngayon, ang ating episode ay papakita ko lang o i-update ko kayo sa aking na-breed na Decalb at saka Rhode Island Red. So ito yung kalabasan, no? Decalb ang lalaki, Rhode Island Red ang babae. So ito yung kalabasan ng kanilang cross, no? So ayan guys, mga ma'am, no? Mga boss, ito na. So ito na yun, no? So yung puti, no? Kulay puti. So Decalb yan. Talagang ganun yung Decalb, may puti talaga, no? So, yung kulay brown. So, may ano, Decalb din niya, no? Babae. Kasi yung ano niya sa kanyang balahibo may puti din, no? Ayan, ang crossbred Uluwano at saka Rhode Island Red, no? So, tumigas ko sa pag-crossbred ng Uluwano at saka Rhode Island Red, no? Dahil maliliit lang kanilang itlog. So ang purpose nito sa pagbreed ko ay paitlogin, no? So ayan, no? Ayan, parang marami ang babae, ah, di ba? Eh. So ayan na sila doon sa kabila, no? 45 days. Saka mayroon ding pangilan-ngilan na mga Rhode Island Red na nakapasok kasi makaano lang sila, eh. Makatalon. So dito tayo sa so ayan, oh. So ayan, crossbreed yan, eh, ng Rhode Island Red at saka Uluwano, yung pinakaunang isa lang, no? Isa lang pinisa niya, eh. So isa lang, dahil isa lang sigurong fertile, dahil ang patuka ko ay Integra 2000, kaya na mayroong isa dito, no? So yung gusto yan siyang pumasok diyan, no? So nilagyan ko ng takip yung aking brooding kids kasi para hindi yan makapasok yung malalaki, no? Kasi baka ano nila yung bagong, pero mayroon naman dito na malaki-laki na rin, no? Kasi hindi ito nagkasabay. Kasi ang sa akin lang dito ay wala akong incubator. Kaya ang ginagamit ko ay Uluwano na bae sa paglimlim. So every week, every 2 weeks or every week, no? May 5, 6. So ngayon mayroon akong 5 bagong napisa. So ayan ay pure na yan, ha. Decalb at saka Rhode Island Red. Okay, so purpose nitong pagpa-breed ko ay paitlogin, no? Kasi kilala ang Decalb, no? Sa paitlogin talaga yung lahing Decalb. So ayan, hindi sila nagkasabay, no? Ayan, no? Okay. Kasi nakita ko kasi ang potential ng yung breeder nito, yung ina nito ay malaki yung itlog, no? Compare sa white leghorn ay large, no? Large talaga, malaki, kaya araw-araw talaga ng itlog. Kaya kinawa ko siyang breeder. Okay, so ngayon ayan na sila, no? Kalaki, no? So ayan. So may bulb. Okay? So bakit ako nag-decide sa pag paitlogin, no? So ganito kasi 'yon ang aking nakita na mga advantage. Sa paitlogin kasi dahil ako lang ang nakabreed ng ganito dito sa aming lugar. At
mag bibinta ako ng brown eggs, no? Brown eggs naman kalabasan nito eh. So brown egg, table brown eggs. Brown eggs, table eggs, no? Kung ano bang tawag diyan. So ako lang naka-bread. So ako lang, so ang akin kasi ay later on, no? Ng araw ay parang wala akong compete, no? Kompetensya. Kasi pag binibinta ko to, ito, pwede naman to ibinta eh. No, pwede na to ibinta, pero ayaw kong magbinta, no, ng bread. Kasi ang disadvantage sa bread, pag magbinta ka niyan at may bumili malapit sa area mo, ay kompetensya mo na 'yan. So, ayan ang disadvantage sa bread, as a breeder. Ang breeder tayo. Kasi ano to eh, no? Breeder at tatlong klaseng negosyo ang ito sa Rhode Island Red Decal. Breeder, paitlogin, tsaka itong meat type, no? Kamito, pangkatay, no? Sa restaurant. So, ayan. Ayan na sila. So, paitlogin. So, pre-rinse. So, ang plano nito, no? So, ito siguro, no? I-convert ko naman to ng dito sila. Kasi, ewan ko ba, parang humina na talaga yung 45 days, no? Yung pangkatay ko. Eh, ngayon, eh, malalaki na, eh. Wala talagang bumibili, no? Kahit sa dress. So, malalaki na sila. Parang na-discourage na ako nito. No, walang sales. Patuloy na nagpa-puka. No? Baka kayong nanonood, no? Malapit sa akin dito. Fresh Calante Negros Dental. Baka gusto nyo kumuha nito. Malalaki na, eh. No? Sobra na yan sa 45 days, no? Dapat ito 30 days lang eh. Kaya i-convert na lang siguro to ng paitlogin, no? Kasi ang hirap sa bintahan ngayon kasi off-season. So, kung wala talaga ito, kakatayin ko na lang ito at saka kainin na lang namin, no? Hindi naman talaga yan masayang, pero hindi makonvert sa cash. So, okay lang, kaya kisa bumili naman ng ulam, no? So, or dito, no? Itong ano na to, so magiging pre-range. So, dyan sila, no? Nalagyan ko ng net. So, dyan sila. Ayan, ayan, ayan. Ayan, 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 no? Dyan. So, siguro, nasa, ang unang budget ko nito ay nasa 60 lang muna. 60 square meter. So dito ay ayusin to kasi may kung umuulan ay makakaroon ng ano dito, so lalagyan ng ano diyan, kanal. Eh? So dito kasi may mga ano na to, mga manok ko nga yung ginagawa kong incubator, no? So ayan. So, marami na pala siyang itlog, no? Ito ay hindi i-dispose ko tong manok na to kasi ayaw maglimlim, no? Mayroon palang native chicken na ayaw maglimlim, no? So, ayan. Tumigil. Ayan na yung uluwano na yan. Tumigil sa paglimlim. Iwan ko ba? No? May time talaga siguro mo tumigil, no? Kasi mag 3 months na yan, naglilimlim, kada piso niya ay kukunin, no? Ibobrod. Yung sisiyo niya ay yung sa ano, sa breeder ko, no? Papakita ko sa inyo yung breeder ko mamaya. So yan ang itlog ng native. Ayaw maglimlim eh. So purpose ko niyan, ipapalimlim. Ang itlog sa Rhode Island Red Decal. Ito yung aking ano,
kain. Ayan. Tubig. Ayan. So, ayan. Ayan ang babae. Rhode Island Red yata yun, no? Yan, ang lalaki ay decalb. Ayan, ayan, kita nyo, no? Decalb yan. Yellow legs. Ito, yellow legs din, no? Na Rhode Island Red. Decalb. So, ang kanilang kaniyang itlog, no? Nandun, no? So, ito. Nandun sa sulok. Pero hindi ako makapasok. So, ito na lang. Ipapakita ko na lang sa video yung itlog. Sa picture. Yung itlog nila na nakuha ko nung before pa to. Pero ganito naman talaga ang itlog niya. Nandiyan ang makikita. Pero hindi ako makapasok kasi napakababa. No? Kailangan ko pang ano dyan. Yung kamang tawag nito mo, no, mag army, no. Ayan, no, so kailangan isuungin, no, pero hirap suungin diyan. So, papakita ko sa inyo, ito yung kaniyang itlog, no. So ayan, nakita nyo, no, so malalaki ang kanilang log. So ito dito tayo, no. So nagiging ang patoka nito ay Integra 2000. Unlimited to, kaya sa 2 months ito na yun sila kalaki, oh. Ayan. So i-dispose yan yung crossbreed. Okay, meron akong unang anong crossbreed ay maliliit talagang itlog. Namatay din sa sakit. Mabilis lang siya na, no. Manuhan ng sakit, no. So ito so far, no, mula pagsimula kong mag-breed walang namamatay, no. Kasi ito yung sikreto, eh, brooding, no. Kasi madali lang mamatay yung sisiw. Pero kung ma-brood mo siya, ma-perfect mo siya sa brooding. So ganyan na siya. Pag ganyan kasi hindi din yan ma-perfect, no, meron ding mamatay. Pero naka-kids tayo, no, conventional, naka-roll, no, curtain, sa gabi ay naka-ano to, naka-down, ayan, so safety, so malayo sila sa malamig na hangin, no. Okay, so ngayon ay medyo mahangin dahil sa bagyong mawar o BT. So kabagat, so nila na-down ko yung dito sa south area, south facing na 14. Kaya ayan, no, safety yan sila, no. So ayan, no, so ang ganda, di ba? So yan, babae yan, sure yan, babae. Yung isa lalaki, no. So may puti. Ayan, may lumabas na puti, no. So ayan, decalb talaga, no. Decalb talaga yan. Ito, decalb din yan. Yung puti na yan, decalb din yan, no. Mana sa ama. Ang ama kasi ganun yan pag yung maliit pa, no. Yung pinakita ko. So ayan, sana mag-success, no, ang aking naisipan, no, paitlogin brown eggs. Decalb rare, no, Rhode Island Red times decalb. So ayan, so sana lang, no, kasi pang ilang negosyo ko na to, kasi parang parang titigil ako dyan, eh. Wala na, oo, nang lalaki, wala nang bumibili. Pinupost naman sa Facebook, sa social media dito sa malapit, eh, humina ang wala na talaga, no, kasi yung reseller ko ay nag-aaroon, huminto din, so wala. So katayin na lang at ano yan, consumo, no. So hindi makonvert sa cash, pero okay lang, no. So ayun,
Kasi sa atin dapat makonvert yan sa cash para magamit sa incoming na paid login, no. So wala eh. Kaya okay lang yan. Ganun talaga, no. So subok naman. Subok na naman. So hindi mawala ng pag-asa, kasi pag nawalan tayo ng pag-asa, mawala, no. Walang mangyayari kung tumigil talaga. Pero sa atin ay, no, kaya hindi tayo titigil, no. Hindi natin makuha yung para sa atin na negosyo, kasi ang negosyo ay depende kasi yan, no. Kung para sa iyo, para sa iyo talaga yan. Ano ka diyan, no? Tawag nito, diyan ka mag-success, no? Eh, sa negosyo kasi dapat is may sales. Kung walang sales, wala, patay yung negosyo. Sa paid login naman, hindi ko rin alam maganda bang sales nito. So, try naman, ah. So, walang mangyari kung hindi tayo magsumubok ulit. Hindi pa rin nakahanap ng trabaho, no? Nung may trabaho, sana, pero kontrata lang, eh, hindi ako tumuloy dahil napakaliit ang sahod. Kung tumuloy ako, ito ay mahinto, itong negosyo na to, no? Walang dapat sa negosyo talaga hands on. Huwag mong ipadala ng kamag-anak mo. Kung mayroon man, may malasakit sa iyo, ano ka na, buwinas ka na. No? Mostly kasi sa narasan ko ay kamag-anak mo ang magdala ng negosyo ay wala pa rin. No? So, iba ang mindset, no, nila kaysa tayo. No? So, tayo naman nag-hands-on, marami na din sinubukan, nag-click. Dahil ang area, number one dyan, ang area o location natin ay nasa rural o nasa bukid. Okay? So, dapat sa bukid ay farming. No? So, ayan, sumubok tayo sa farming. Sumubok tayo ng una, iskindi. Chicharon. So, ayan naman ang chicharon, no? So, hindi na ako na ganun si Charon kasi walang may sales ang si Charon, pero ang problema ko ay walang production, no. Ang production ay kung palagi namang umulan ay wala pa rin, no? At may nagka-problema sa pasta. Ayun. So nagsubok naman sa 45 days, bumalik ako, no. So ito ay pang chicharon to na bahay, ngayon i-convert sa 45 days na kulungan. Eh parang makakonvert naman to sa paid login, no. Ayan, subok lang talaga. Pag hindi tayo susubok, wala nang mangyayari, no. Ganun naman talaga yan, eh. Ngayong sumubok, wala. Okay, so ayan, so, sige boss, mga ma'am, no. Guys, so sunod naman, no, na video. So, thank you sa inyong panonood. Salamat. Paalam mo na. Next episode naman, i-update natin, no, kung magka-bili na ako ng net para pang pre-range, no, chicken paid login. Ayos. Ingat tayo.